Mga kapatid, sa pananampalataya, bakit kaya higit na dinidiinan kapag po buwan ng Ramadan at pati na hindi Ramadan ang pagiging almuttaqun, ang pagiging mahintatakutin sa Allah? Bakit kapag buwan ng Ramadan, ito ang pinakadinidiinan na punto sa pag-ayuno, ang pagiging almuttaqun? Ano ba ang mga pakinabang? Ano ba ang mga pakinabang na ating mapapala kapag tayo po ay naging almuttaqun? Mayroon ba o wala? Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ito yung ayah na para-parati natin naririnig kapag po buwan ng Ramadan, na binabasa sa mga khutbah, binabasa rin po sa mga seminar. Itong babasahin natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da, a'udhu billahi minas saytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malapit-lapit na pagkahulugan. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo tulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga almuttaqun. Almuttaqun. Ito po ang pinakadiwa. Ito po ang pinakadiwa, pinakabuod ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan upang ikaw, kapatid, ay maging almuttaqun. Ano bang ibig sabihin ng almuttaqun? Dalawa ang kahulugan ng almuttaqun ayon sa paliwanag ng mga scholars. Unang kahulugan, ikaw ay mahintatakutin sa Allah. Pangalawang kahulugan, ikaw ay mapagmahal sa Allah. Anong ibig sabihin ng mahintatakutin sa Allah? Iniiwasan mo ang anumang ipinagbabawal ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng takot sa Allah. Ano naman ang ibig sabihin ng mapagmahal sa Allah? Madali lang ang Allah mahalin. Paano siya mamahalin? Susundin mo ang anumang ipinag-uutos niya. So ito po ang dalawang kahulugan ng pagiging almuttaqun. Katatakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pinagbabawal at mamahalin natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang kanyang ipinag-uutos. Balikan natin yung ating paksa ng kutwa. Ngayon, na alam mo na ang ibig sabihin ng almuttaqun. Tanong, ano ba ang mapapala mo, kapatid, pag ikaw ay almuttaqun? Ano ba ang mga benepisyo na ating makukuha bilang mga Muslim kung tayo ay namumuhay na nanduroon ang pagiging almuttaqun? Isa-isahin natin. Benepisyo numero uno. Number one, kapag ikaw ay namumuhay na isang Muslim na tunay na mahintatakutin sa Allah, gagawin ng Allah na ang pamumuhay mo mag-aandalhin. Gaano man kabigat ang mga problema na kinakaharap mo, gaano man kabigat ang mga suliranin na pinapasan mo sa buhay, gagawin ng Allah na mag-aandalhin ang buhay mo kapag mayroon kang takwa. Katibayan, sinabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Malapit-lapit na pagkahulugan. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawin niya na magaan para sa kanya ang kanyang gawain. Kapag ikaw, kapatid, ay mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano man ang kinakaharap mo ng mga pagsubok sa buhay, madali mo nalalagpasan. Tandaan natin na ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng problema. Walang sino man sa atin ang walang problema. Basta normal na tao may problema, ang wala lang problema ang mga abno. Ngunit ang mga tao na normal, lahat tayo may problema.
Araw-araw kinakaharap natin ang mga hapdi sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Napakarami ng ating mga disappointment sa buhay, disappointment sa pamilya, frustration sa pamilya, kabiguan sa anak mo, sa asawa mo, kamag-anak mo. Napakarami ng ating nararamdaman at nararanasan ng mga frustration sa buhay. Punong-puno ng pagdurusa ang buhay. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na mahintatakutin sa Allah, gaano man katindi ang mga pasanin mo at mga tinik sa dibdib, madali mo nalalagpasan. Kung talagang ang hanap natin, komportabling buhay, buhay na mag-aandalhin, ang solusyon, takwa. Matutunan mong maging matatakutin sa Allah. Huwag mong katatakutan ang hirap ng buhay. Huwag mong isipin na lang dahil sa hirap ng buhay, susunggaban mo ang haram. Ang katakutan mo ang Allah, gagawin ng Allah ang kahirapan ng buhay mo na mag-aandalhin. Gaano man kahirap ang dinaranas mo sa buhay ngayon, wala kang salapi, wala kang pambili ng pagkain, wala kang sumunggap sa haram na nabuhay, gagawa ang Allah ng paraan para malagpasan mo ang problema mo. Bibigyan ka ng biyaya na kung saan hindi mo inakala sa ang galing. Katibayan, basa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito po yung katibayan, mga kapatid, sa pananampalataya. Matakot ka lang sa Allah, huwag mong katakutan ang kahirapan ng buhay. Tutulungan ka niya, masosolve niya ang problema mo. Kung saan galing hindi mo inakala ang solusyon. Basa, malapit-lapit na kahulugan. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawan niya ito ng paraan para makalagpas sa kanyang pasanin at pagkakalooban niya ito mula sa kung saan ay hindi nito inaasahan. Ito po ang nagagawa ng takwa sa buhay natin ng mga Muslim. Kung bakit paulit-ulit, taon-taon, dumarating sa atin ang Ramadan para itanim sa ating kamalayan ang takwa, takwa, takwa. Nang sa gayon ang buhay mo gumaandalhin. Gano'n man kalaki ang problema mo, magiging mag-aandalhin ang buhay mo. Takot sa Allah. Hindi po takot sa kahirapan. Magpapagaan sa buhay natin. Benepisyo numero dos. Kapag ikaw ay mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ng Allah na ang buhay mo sa mundong ito at sa kabilang buhay, matagumpay, tagumpay, success. Katibayan. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Malapit-lapit na pakahulugan. At sino man ang sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo at pinangangambahan ang Allah. Pinangangambahan mo ang Allah, kinatatakutan mo ang Allah. At mahintatakutin sa kanya, mahintatakutin ka sa Allah. Sila ang yaong mga magtatamo ng tagumpay. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, kung tayo ay naghanap ng tagumpay sa mundong ito, tagumpay sa kabilang buhay, ang susi sa tagumpay, takwa. Takot sa Panginoon. Ngunit marami pang Muslim, hindi natatakot sa Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Kapahamakan. Kapahamakan ang maghihintay sa iyo kapag wala kang takot sa Allah. Ipalinaw din ako. Sundin mo ano ang utos ng Allah. Iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Faulaika humul faizun. Sila ang iyong mga magtatamo ng tagumpay. Ngayon, ang tanong, ano bang ibig sabihin ng tagumpay? Sa punto di vista ng Islam, anong ibig sabihin ng tagumpay? Ang ibig bang sabihin ng tagumpay ay marami kang mga sasakyan? Nakatapos ka ng degree? Marami kang bank accounts? Marami kang mga mansion? Mga lupain? Yan bang ibig sabihin ng tagumpay? Ito ang ibig sabihin ng tagumpay. Para malaman mo ano ibig sabihin ng tagumpay, ito po ang tunay na tagumpay. Kapag ikaw ay matagumpay,
ikaw ay recipient, ikaw ay tagapagtanggap ng anumang kabutihan sa mundong ito at ng anumang kabutihan sa kabilang buhay. Kasabay niyan, ikaw ay ligtas sa anumang kapahamakan sa mundong ito at anumang kapahamakan sa kabilang buhay. Yan ang tagumpay. Makakamit mo anumang kabutihan sa mundong ito at anumang kabutihan sa kabilang buhay at ililigtas ka sa anumang kapahamakan sa mundong ito at anumang kapahamakan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, paraiso. Yan ang tagumpay. Kahit na wala kang kapera-pera sa mundo ito, tagumpay. Allahu Akbar. Marami po sa atin kapag Ramadan na katulad nito. Pangdalawampot, walo na ito. Nang mga nag-ayuno noong Abril Ados, ito ang pangdalawampot-walong araw. Ngayong Biyernes, bukas ng Sabado, pangdalawampot-siyam. Munsaiti. Pag nakita natin ang buwan, bukas ng gabi, pag nakita ang buwan, Linggo, Mayo 1, Eid al-Fitr. Pag hindi natin nakita ang bagong silang na buwan, kukumpleto yung 30 days. Kaya, pasting patay sa Linggo, ang magiging Eid al-Fitr, Mayo 2, Lunes, Inshallah. Nais iparating sa inyo ng pamunuan ng Sunshine Mall Masjid. Nagaganapin sa parking lot ang Eid al-Fitr. Kaya po, inaanyayaan namin kayo at ng inyong mga kamag-anak dito. Either ang Eid al-Fitr ay Linggo, Mayo 1, or Lunes, Mayo 2. So inaanyayahan po natin kayo dito po gaganapin sa ating parking lot ng Sunshine Mall Masjid, Inshallah. Para naman, tingnan natin ang kabila. Para naman sa mga nag-start mag-ayuno ng Abril at Res, ngayong araw na ito ang pang-27 nila. Bukas na Sabado, pang-28. Linggo, pang-29. Ang kanilang moon sighting Linggo, Mayo 1. Pag nakita nilang buwan, ang kanilang Eid al-Fitr, Mayo 2. Pag hindi nakita, kukumpletohin nila ang kanilang Eid al-Fitr, Mayo 3, Martes. Ngunit ayon po sa astronomical calculation, malaki ang posibilidad na makita ang bagong silang na buwan ng Linggo, Mayo 1 ng gabi. Kaya pwedeng magkasabay-sabay tayong lahat na ang Eid al-Fitr, Mayo 2, Lunes, Inshallah. Ngayon po na nakadalawamput walong araw na tayo ng mga nagsimula ng Abril 2. Marami po sa atin nitong Ramadan ang talagang mahintatakutin sa Allah. Marami sa atin ang mga umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Marami rin sa atin ang mapagmahal sa Allah. Ginagawa natin ang mga ipinag-uutos ng Allah. Ngunit pagkatapos ng Ramadan, tapos na rin ang takwa. Kapatid sa pananampalataya, kahit na wala ng Ramadan, ituloy-tuloy natin ang pagiging al-muttaqun. Bakit? Bakit kailangan? Tatawirin mo isang taon. Mula pagkatapos na Ramadan hanggang sa susunod na Ramadan, 2023. Itong tatawirin mo, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng anumang mga frustration sa buhay, at higit sa lahat, hinding-hindi ka lulubayan ni Shaitan na isinumpa. A'udhu billahi minas Shaitanir rajim. Pupuistuhan ka sa harap, pupuistuhan ka sa likuran, pupuistuhan ka sa kanan, pupuistuhan ka sa kaliwa. Ang kailangan mo na pananggal labang kay Satanas para ikaw katakutan niya, takwa. Kapag mahintatakutin ka sa Allah, takot sa iyo si Satanas. Tandaan mo, pupuistuhan ka niya sa harapan, sa likuran, sa kanan, sa kaliwa. Hindi siya umihinto. Wala siyang deob, wala siyang holiday, wala siyang saud, wala siyang bonus. Hindi siya nagpapahinga. Isa lang ang kanyang layunin. Dalhin ka sa impyernong apoy. Basa.
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Itu pun si Satanas, si Nabi ni Allah anu gagawinya saat ini. Sabinya pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran at sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, at hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Sabi niya sa Allah, karamihan sa kanila makikita mo walang mga utang na loob sa iyo. Yun ang ibig sabihin. So ito ang kanyang maliwanag na declaration of war. Kaya kinakailangan ng Muslim ang takwa, dahil tatawirin mo na isang buong taon, kailangan mo na baon-baon na takwa para po ikaw ay hindi madali mahatak ni Iblis. Pakinabang numero 3. Kapag ikaw ay mahintatakutin sa Allah, wala kang katatakutan at wala kang kalungkutan. Wala kang katatakutan sa kabilang buhay, wala kang kalungkutan sa kabilang buhay kapag ikaw ngayon sa mundong ito, ikaw ay mahintatakutin sa Allah. Alam natin ang Islam ay kompleto na pamumuhay, a complete way of life, kompletong paraan ng pamumuhay. Ngunit ang problema, ayaw ng Muslim sumunod sa kompletong paraan ng pamumuhay. Ayaw ng Muslim isuko ang kanyang kalooban sa kung ano ang kalooban ng Allah. Baligtad ang gusto ng Muslim. Ang gusto ng Muslim, ang Allah ang sumunod sa kanyang gusto. Halimbawa, tandaan ninyo ha, halimbawa, isa sa pinakamalalaking kasalanan na nabanggit sa hadis ay ang hindi mo igalang ang masjid. Bastusin mo ang masjid. Ano ang mga kaparaan na nababastusin mo ang masjid? Sa panahon na makabagong panahon ngayon, isa sa paraan ng pagbastos sa masjid, dito ka nanonood ng YouTube kung ano-anong mga kababuya na pinanunood mo sa loob ng masjid. Mga kapatid sa pananampalataya, nabanggit sa hadith na isa sa pinakamortal, pinakamalalaking kasalanan ay ang kasalanan na bastusin mo ang masjid na tahanan ng Allah. Ngunit naririnig mo ito at tinasabi ito sa iyo ng mga nagkukutba, ngunit ayaw mong sundin ang Allah. Ang gusto mo, ang Allah ang sumunod sa gusto mo. Baligtad. Allahu Akbar. Kung nais natin maging magaan at komportable ang buhay natin, sumunod ka sa gusto ng Allah. Itabi mo ang gusto mo. Kung ang gusto mo, sasalungat sa gusto ng Allah. Hindi naman masama na sundin mo ang gusto mo. Hindi naman masama na ikaw ay gusto mong yumaman, gusto mong magkasawa, walang problema. Basta ba ang gusto mo, hindi ko kontra sa gusto ng Allah. Hanggat hindi natin natutunan magpasakop sa kalooban ng Allah, kailanman kapatid ang buhay mo puro kalbaryo. Hanggat hindi natututunan ng Muslim ang pamumuhay na pagsunod, pagpapasakop, pagtalima sa kalooban ng Allah, hanggat ang sinusunod ng Muslim ang kanyang sariling nasa laban sa kagustuhan ng Allah, kailanman hindi matatapos ang kalbaryo ng buhay mo. Araw at gabi puro kakalbaryo. Bilang katibayan, sinabi ng Allah sa Quranul Karim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bagus ang katunayan nito, sino man ang isinusuko o itinatalima ang kanyang mukha. Ibig sabihin na isinusuko mo ang mukha mo, isinusuko mo ang buong sarili mo. Yan ang tafsir ng mga ulama.
Sino man ang isinusuko, itinatalima ang kanyang mukha sa Allah at siya ay gumagawa ng kabutihan para sa kanya ay gantimpalang nagmumula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Sila ay walang katatakutan. Sila ay walang kalungkutan. Ibig sabihin, paraiso. Ito po ang formula sa buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. Ito ang formula na paulit-ulit naririnig natin. Takwa, takwa, takwa! Ngunit walang takwa ang Muslim. Kaya hindi ka magtataka bakit ang buhay niya. Allahu Akbar. Kung gusto natin lumaya sa pagdurusa, kung gusto mo na maging malaya na ang pamilya mo sa pagdurusa, kung gusto mo na lumaya na tayo sa buhay na pagdurusa, isa buhay natin ang pagsunod sa Panginoong Allah. Walang ibang paraan. Ito lang ang paraan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Malapit-lapit na pagkahulugan. At kung kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, marahil higit sanang nakabuti ito para sa kanila at nakapagpalakas sana sa kanilang pananampalataya. So ang pagsunod po sa Allah, mahirap man gawin o madali gawin, ang pagsunod sa Allah, ikabubuti mo, kapatid. Hindi ka inuutusan na sundin mo ito. Hindi ka pinagbabawalan na huwag mong gawin ito para pahirapan ang buhay mo. Hindi. Kaya ka binibigyan ng mga do's and don'ts. Kaya ka binibigyan ng Allah ng mga regulasyon para po gawin ang buhay mo magaan dalhin. Para po gawin ang buhay mo madali dalhin. Hindi para pahirapan ka. Para po ang buhay mo maging matagumpay. Para po nang sa gayon, wala kang katatakutan at wala kang kalungkutan sa kabilang buhay. Tandaan mo yan. Kung bakit ka tinuturuan matutong matakot sa Allah. Isang buong buwan ng Ramadan, tinuturuan tayong matutong matakot sa Allah para ang buhay mo maging magaandalhin, para ikaw maging matagumpay, para mawalan ka ng takot, para mawalan ka ng kalungkutan. Last, numero 4. Marami pa po ang benepisyo ng takwa. Ngunit hanggang pang-apat lang. Dahil baka kapusin ang oras natin. Pang-apa na binipisyo na makakamit natin kung talagang matututunan natin itong isang buong buwan na drill, isang buong buwan na seminar sa takwa. Pang-apat, dudublihin ng Allah ang kanyang habag. Dubli. Dudublihin niya, kapatid, ang kanyang habag sa iyo. Dadagdagan niya pa. Pangatlo, papatnubayan ka na ng liwanag para ang buhay mo maaliwalas. Dadagdagan pa. Pang-apat, patatawarin ang mga kasalanan mo. Apat, Allahu Akbar. Dudublihin niya ang iyong mga, ang kanyang habag sa iyo. Papatnubayan ka ng liwanag sa landas na matuwid at patatawarin ka. Allahu Akbar, subhanallah. Basa. Malapit-lapit na pakahulugan. O kayo na mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah at manampalataya kayo sa kanyang sugo. Kayo ay kanyang pagkakalooban ng dalawang bahagi ng kanyang habag, dubling habag. At gagawa para sa inyo ng isang liwanag upang kayo tumahak sa tuwid na landas. At kayo ay kanyang patatawarin. Apat po ang makakamit mo. At ang Allah ay mapagpatawad, mahabagin. Ngayon ay Ramadan, pang-28 ng Ramadan. Ngayon, sa mga nag-ayuno ng Abril 2, ngayon po ay naranasan natin at marami po sa atin ang natutunan pigilin ang sarili sa anumang ipinagbabawal ng Allah. Pagkatapos po ng Ramadan, ituloy-tuloy na natin na pigilin ang ating mga sarili sa ipinagbabawal ng Allah hanggang sa dumating ang isa pang Ramadan.
pansinin po natin sa mga araw ng Ramadan, marami po sa atin ang napigilan ang kanyang bulsa sa hanap buhay na haram. Marami sa atin ang napalaya niya ang kanyang bulsa sa hanap buhay na haram. Pagkatapos po ng Ramadan, ituloy-tuloy na natin, napalayain natin ang ating mga bulsa sa hanap buhay na haram. Kapatid sa pananampalataya, kapag po buwan ng Ramadan, marami po na Muslim na humihinto na sa mga relasyon na bawal. Walang illicit affairs, walang zina. Maingat na maingat sa kanyang sarili. Pagkatapos ng Ramadan, bakit hindi mo ituloy-tuloy na umiwas sa zina? Zina ng mata, zina ng tainga, zina ng bibig. Sapagkat kapatid sa pananampalataya, maraming uri ng zina. Titigan mo yung babae, zina ng mata. Makipag-textpal ka ng mga textpal na romantic na mga salita, zina ng bibig, zina ng text. Kapatid sa pananampalataya, pagkatapos ng Ramadan, ituloy-tuloy na natin napigilin ang ating mga sarili sa anumang relasyon na haram. Ituloy-tuloy na rin natin na ating pigilan ang ating dila sa pagbigkas ng mga salita na haram, panlinibak sa kapwa, pagsisinungaling at iba pa. Ituloy-tuloy na rin natin, ito ang pinakamahirap pigilin sa panahon natin ngayon ng teknolohiya. Ituloy-tuloy na rin natin na pigilan natin ang ating mga mata sa panunood ng haram. Ituloy-tuloy na rin natin na pigilan ating mga tainga sa pakikinig sa haram musika at kantahan. Allahu Akbar. Ito po ang ibig sabihin ng natutunan na natin ang takwa at naisabuhay na natin ang takwa. Hindi lang matutunan, hindi lang madarama ang takwa, kailangan i-actual mo, isabuhay mo ang takwa, pagiging mahinta-takutin sa Allah. Huwag mong kakalimutan yung hadith na kapag po Ramadan, nakakadena ang mga demonyo. Ngunit ang tanong, bakit marami pa rin ang Muslim na gumagawa ng kadimunyohan kung nakakadena nga ang mga demonyo? Bilang katibayan, basahin natin yung hadith na nakakadena ang mga demonyo. Saka natin sagutin, bakit marami pa rin Muslim na gumagawa ng kadimunyohan? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala shahru Ramadan futihat abwabu as-sama'i wa ghulqat abwabu jahannama wa sulsilatish shayatin." Kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng mga langit ay nakabukas at ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakakadena. Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ang tanong, kung ang mga demonyo ay nakakadena, bakit ang mga Muslim, mayroon pa rin mga Muslim, Ramadan na Ramadan, araw na araw ng Ramadan, gumagawa pa rin ng kadimonyohan? Bakit? Sagot, yung mama nag-aayuno, walang kain, walang inom, pero ang kanyang mata tuloy pa rin sa panunood ng haram. Ibig sabihin, nagpa-fasting, nag-aayuno, ngunit walang takwa. Walang takwa ang kanyang mata, walang takwa ang kanyang tainga, walang takwa ang kanyang bibig, walang takwa ang kanyang kamay, walang takwa ang kanyang bulsa, walang takwa ang kanyang paa. Kapatid sa pananampalataya, anumang pagpapakagutom ang gawin mo, anumang pagpapakauhaw ang gawin mo sa buwan ng Ramadan, kung hindi mo pa rin pipigilan ang gawain mong masama, hindi kailangan ng Allah ang iyong fasting. Basa, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu washarabah. Sino man ang hindi humihinto
sa mga mahahalay na salita at gawa. Mahahalay na salita at gawa. Ibig sabihin, mga masasamang salita, masasamang gawa. Sino man ang hindi humihinto sa mga mahahalay na salita at gawa habang nag-aayuno, hindi kailangan ng Allah ang kanyang paghinto sa pagkain at inumin. Kaya kapatid sa pananampalataya, nagpakagutom ka rin lang. Nagpakauhaw ka rin lang. Gutumin mo rin yung mata mo. Gutumin mo rin yung tenga mo. Dila mo, kamay mo, bulsa mo, paa mo sa mga gawain na haram sapagkat walang saysay ang pag-aayuno mo kung hindi ka rin hihinto sa mga gawain na haram. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mga kapatid sa pananampalataya, buong isang buwan, malapit na natin makumpleto, pang 28 ngayon, pang 29 bukas, buong isang buwan na nagpagkahirap-hirap tayo, nagtiis, nagpakagutom, nagpuyat, na ang hangad natin makamit ang pagpapatawad ng Allah. Sinunod natin ang mga utos ng Allah. Iniwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah. Dahil ang ating hangad ay makamit natin, maging deserving tayo sa kanyang habag, maging deserving tayo sa kanyang pagpapatawad. Kaya kapatid sa pananampalataya, kapag ikaw ay nag-aayuno, tandaan mo mabuti, pwede ka pang humabol kung sakali itong nagdaang 28 araw hindi mo ginalingan, mayroon ka pang habol. Kahit isang araw humabol ka. Kapag ikaw ay nag-aayuno dahil ikaw ay nananampalataya at inaasam-asam mo ang gantimpala ng Allah, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan. Katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sanhi ng iman. Kaya ka nagpapakagutom dahil naniniwala ka. Sanhi ng iman at pag-aasam ng gantimpala. Kaya ka nagpapakagutom, inaasam-asam mo ang gantimpala. Ang kanyang mga nagdaang kasalanan ay patatawarin. Allahu Akbar, Subhanallah. At lalo na kapatid, kapag sinabayan mo ng mga sambayang, nag-aayuno ka, nagsasambayang ka, itinatayo mo mga sambayang, patatawarin ng Allah mga kasalanan mo. Basa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang tumitindig sa salah tuwing Ramadan, sanhi ng iman at pag-aasam ng gantimpala. Kaya mo itinatayo ang mga sambayang dahil naniniwala ka, nananampalataya ka at inaasam-asam mo ang gantimpala. Ang kanyang mga nagdaang kasalanan ay patatawarin. Ngunit ang tanong mga kapatid sa pananampalataya, paano yung nag-aayuno na walang sambayang? Tanggap bang ayuno mo? Paano yung nag-aayuno na nagsasambayang kapag Ramadan, nagtatarawi pa, nagtatahajud pa, pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sambayang? Tanggap ba ang ayuno mo? Ang pasagutin natin, hadith. Basa.
Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Masakit po ito. Satay nga. Pero kailangan basahin namin sa inyo ng tuwira na translation. Ang kasunduan na naghiwalay sa pagitan natin ng mga Muslim at sila ng mga kufar ay ang sala. Kaya't sino man ang pabayaan nito ay nagkafir. Hadis At-Tirmidhi, hadis Ahmad. Isa pang hadis. Baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah. Sa pagitan ng tao at ng shirk at ng kufr ay ang pag-iiwan ng sala. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Ang sagot ng mga ulama, batay sa nabasa na hadith at ibang mga hadith, kung ikaw ay nag-aayuno na wala kang sambayang, ang ayuno mo useless, walang kwenta. Kung ikaw ay nag-ayuno at nagsasambayang ka pagkatapos ng Ramadan, walang sambayang, ang ayuno mo useless, walang kwenta. Isa lang na sambayang ang sadyain mo na hindi mo itayo. Salatul Asr, katumbas ng buong pamilya mo pumanaw, katumbas ng lahat ng ari-arian mo pumanaw, katumbas ng lahat ng ginawa mong ibada pumanaw. Isa lang na sambayan, Salatul Asr. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsumikapan nating mabuti na makamit natin ang habag, gantimpalang pagpapatawad, at tanggapin nawa ng Allah ang ating mga sujud, ating mga ruku, ating pagpapakagutom.